Okay, kumusta mga kapadyak? Panibago na namang video and sana nagustuhan niyo yung last video tungkol dun sa 10 long ride tips. And yes, nakapolo ako. So right now, nandito ako sa park, daladala ko yung bike ko at tinetesting ko yung magiging setup ko sa next ride. Okay, bago tayo magsimula, magpapakilala muna ako. My name is Jer Victor. I create videos regarding tips, reviews, or any content regarding the outdoors and cycling. So kung mahilig kayo magbike, mahilig kayo mag-travel, consider subscribing for these types of videos. I also upload regularly, so tick the bell button to be notified. Okay, na nakaraang video na pag-usapan natin yung mga tips and hacks regarding long rides. Ngayon naman, itatakal natin ang paghahanda para dito. Here are the 10 preparations for long rides. Here it is. Number 1 is the right amount of hydration. Bitin ba sa inyo ang isang bote at hindi pwede sa frame nyo ang dalawang bottle cage dahil sa size? Kung mahabang ride naman, hassle kong hydro bag lang. Ang solution, feed bag. Magkakasya dito ang 1 liter na Nalgene bottle. Kung bitin sa inyo ang isang bote or nauubusan ng space dahil sa frame bag, magandang investment ito. May iwasan pa ang mga mayat mayang stops at bigla ang gastos para sa tubig. Just strap it behind the handlebar and beside the stem and may easy access ka na sa inumin na mas marami ang capacity. Ang isa sa mga concern sa rides ay protection sa gadgets kagaya ng cellphones and cameras. Lalo na pag tagulan. Ang best way para maprotektahan ito ay ibalot sa plastic or ilagay sa ziplock bag. Okay ito pero pag malamig ang pupuntahan kagaya ng Bagyo o Sagada, posibleng magka-moisture na makakadamage sa lens. Bukod sa magiging foggy yung kuha, possible pa na magka-molds or amag sa loob pag laging nangyayari ito. Kaya pwede natin lagyan ng mga silica gels. Nag-a-act ito as dehumidifier na nag-a-absorb ng moisture. Ibalot lang ang gadgets as normal kasama ang mga ito. Contra humidity, lalo na pag init-lamig ang panahon. Pag nagiging foggy naman yung kuha dahil sa dumi ng lens, magandang investment ang lens cleaner na to. Hindi ganun ka-effective pag ginagamit yung jersey o gloves eh. Ang isang side nito ay brush para sa dust. Ang kabila naman ay parang suede o felt na effective sa pagtanggal ng dumi sa lens. Kung may dala kayong camera kagaya ko or multiple phones and lights, ideal na magdala ng at least dalawang power banks. Hindi din sigurado kung may kuryente sa tutuluyan kaya maganda na ang sobra kaysa kulang. Hindi lang to para sa'yo, kundi para din sa kasama mo na nangangailangan makicharge. Kung malamig ang pupuntahan, isang jacket okay na. Pag magbi-beach naman, isang set ng swimming gear pwede na. Iwasan mag-overpack kasi pwede naman maglaba ng damit. Ang panglimang tip ay related sa number 4, do not overpack. I-determine kung kailangan ba talaga ng panniers kung may front bag at frame bag ka na. Kung may bag sa likuran, try to maximize at baka hindi na kailangan sa harap. Ganito ang ginawa ko dati, napagkasya ko sa rear carrier ang mga gamit, hammock at sleeping bag. Nung nagka-dropper seat post ako, lipat naman sa harap. Dagdag naman ako ng frame bag kaya hindi ko na kailangan ng bag sa likod. Yung pang-anim, it's not actually a tip but an advice. Tell the people you love where you're going. Family, friends, loved ones, mahirap na. Kailangan ma-notify sila at ma-update from time to time in case of emergencies. Kung first time yung maglo-long ride, it is recommended to have a test run of your bike habang nakapack na. Mahirap kung lagay ng lagay tapos hindi pala na-accommodate ng bike. Or baka may mga sumaside sa mga kable o mga strap na may tinatamaan. Or yung mga bags or carriers na sumaside din sa gulong. This way, makikita mo kaagad ang mga dapat i-adjust. Maiiwasan ito ang mga last-minute adjustments or mga inconveniences during the actual long ride. Next is to set up an itinerary. Given na na-map out nyo na yung lugar for possible risks and detours, mas maganda din kung may target kayong time sa mga destinations na pupuntahan nyo. This way, mamamaximize nyo yung locations ng ride nyo at marami pa kayong madodocument na experiences with friends. Number 9 is to spend time riding days before the ride. Personally, nagra-ride na ako pampakondisyon bago ang mismong long ride. Mahirap kung nag-carbo load ka lang tapos galing sa mahabang pahinga. Make sure na nasa kondisyon din ang katawan para hindi mabigla. Ang last tip ay sinuggest ni Little Miss Runner sa comment section. Given na nakailangan ipack ang essentials kagaya ng tools, patch kit, tire lever, reflectors, at first aid kit. Pero huwag nating kakalimutan ng identification. Mga government-issued IDs kung kakailanganin, kagaya ng pagsakay ng bangka o roro. Or kung kailangan ilag ang pangalan or kailangan mag-present ng identification sa mga tourist spots or mga main gates. Kung meron man, magdala na rin ng HMO card in case of emergency. Okay, so finally, we're done with the second part. Here are the helpful tips to prepare for the long rides. Sana makatulong ito at sana applicable ang karamihan para sa inyo. Sana ang susunod na ride nyo, i-share nyo naman sa comment section. Kung may tips kayo regarding bike touring or bike packing,
comment nyo na lang din at posibleng ma-include natin sa next part ng series na to. If you find this useful, hit the like button and don't forget to subscribe. There will be more videos, so tick the bell button to be notified. That's it for today. Ride safe.